police at your service. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Sa panibagong buhay at lakas na pinagkaloob mo, pakiingatan mo po kami sa isang oras naming programa. Nawa po ay makapagbigay kami ng sapat na impormasyon at karunungan sa aming mga kababayan. Pakiingatan mo po kami sa aming banal na tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas. Ganon din po ang aming mahal na GPNP na walang ibang nais kundi masunod ang iyong kalooban. Ang lahat ng ito po ay aming pinagpapasalamat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Sabado ng gabi, December 17, 2022. Muli po, ako ang inyong lingkod, Master Sergeant Jaja Ecleo. Magandang gabi sa ating lahat, sa mga kasama ko sa serbisyo, Ma'am and Sir, life is beautiful. At syempre, sa ating buting GPNP na walang iba kundi si Police General Rodolfo Asorin Jr. Sir, magandang gabi po. Happy viewing and happy listening. Sa aming Chief PIO, Police Colonel Red Maranan. At ito ang programang mula sa kapulisan para sa mamamayan. Ito ang Police at Your Service. Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa tuwing Sabado ng gabi. Tayo po ay napapanood din sa Facebook via live streaming. Kung kaya't kahit po nasaan kayo sa mga oras na ito, kung may access kayo sa internet, ay samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan at balitaan tungkol sa mga kaganapan mula sa PNP. Magandang gabi din po pala sa ating technical staff. Maraming salamat po sa inyong pag-guide dito sa programa na Police at Your Service. Maraming salamat po kay Engineer June Aguba, sa aming mga writer, kay Jopel Peleño, Abby Malanday, sa SOCMED, kay Jello Baño, at kay James De Jesus. Magsama-sama po tayo sa isang oras na talakayan at serbisyo publiko mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito pa rin sa himpilang may todo lakas, DWIC 882, at maaari nyo rin po kaming masubaybayan via YouTube re-uploaded. I-type nyo lamang ay www.dwic882.com. Bago po tayo dumako sa main topic, ay atin po munang i-congrats ang ating mga boss na na-promote. Unahin ko po si Police Lieutenant General Roderick C. Armamento of APCSL. Sir, congrats po kay Police Major General Richie Medardo A. Posadas of NPTI. Major General Eric E. Noble of PNPA. Major General Edgar Alan O. Ukubo, SAP. Major General John Arnaldo, TDHRDD. Major General Emmanuel D. Feralta, TDO. Major General Bernard M. Banak, TDPL. Major General Mario A. Reyes, TDPCR. Major General Jonel C. Estomo, RDNCRPO. Brigadier General Wilson D. Soliba, SEA Chief PNP. At from Colonel to Brigadier General, congrats po natin si Brigadier General Faro Antonio O. Olagera of Legal Service, Brigadier General Arcadio L. Ronquillo Jr. APCSL, Brigadier General Reynaldo M. Tamundong APCNL, Brigadier General Christopher C. Birong of PNPA, Brigadier General Roger L. Quesada DHRDD, Brigadier General Robert Alexander A. Murico of DI, Brigadier General Anthony A. Aberin of ABSI Group, Brigadier General Percival Augustos P. Placer, Brigadier General Nicolas S. Salvador of DPL, Brigadier General Rodolfo D. Castile Jr. of AKG, Brigadier General Ramil L. Saculies of TCDS, Brigadier General Mark D. Fespes of HSS, Brigadier General Patrick Joseph Alan Procor, Brigadier General Roderick D. Minong LSS, Brigadier General Neri Vincent Ignacio of DL, Brigadier General Jason C. De Guzman of NPA, Brigadier General Wilson C. Asueta NCRPO,
Brigadier General Resalito G. Gapasap, Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. of NCRPO, and last but not the least, Brigadier General Jezebel D. Medina of Health Service. Siya po ang First Igorrota Police General. Ito po yung caption sa kanya, a woman of virtue and humility and inspiration of everyone, a medical frontliner, a caring mother and a loving wife, and a living example of a high achievers. Congrats po sa lahat ng na-promote, ma'am and sir. Ngayong gabi naman po ay ating makakapanayam si soon to be PEMS Charlie Santos and Patrolman John Patrick Mihia from PNP Band. Mga sir, magandang gabi po. Magandang gabi naman. Yan po. Magandang gabi, sir. Maraming salamat po at binigyan nyo kami ng time o pagkakataon para makapagbigay ng mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. Unang katanungan po kay Sir Charlie Santos. Sir, ano po ang inyong position sa HSS PNP Band? Ayun, bati muna ako sa magandang gabi sa lahat po ng nakikinig at nakapanood sa ating istasyon na to. Sa ating pong Chief NP, Police General Rodolfo Asorin Jr. Sir, at sa aming pong director ng HSS na si Police Brigadier General Mark D. Pespes, at sa aming hepe ng CSEU, si Lieutenant Colonel Marcelo Polig. And ako po si Police Chief Master Sergeant Charlie C. Santos. Ako po ang kasalukuyang chief clerk ng PNP Band. At isa rin po ang isang musikero, isang French horn player. Okay, French horn player. Sir, madami po kasi nagtatanong dito sa amin. Ano daw po ba itong PNP Band? Sino po daw ang nagtatag nito, sir, yung PNP Band? Ang PNP Band, kung nakikita natin sa bawat activity, kami ang mga nauna laging nagbibigay ng musika, mga musikero na mga polis naman. Sa bawat activity, nakikita natin yung mga pagtugtog namin sa mga flag raising, flag lowering, arrival honors, at marami pang iba. Doon po sa PNP Band, sir, lahat po kayo ay police po doon, sir. Wala pong civilian employer or NUV. Sa kasalukuyan, puro mga police pa po ang member ng PNP Band. Ah, okay po. Ilan taon na po ang PNP Band, sir? Ang PNP Band, kung ating bibilangin, ito ay nagsimula noong 1902 sa panahon pa ng Philippine Constabulary sa pamumuno po ng Colonel Loving. Opo. Okay po. Pangatlong katanungan po, sir. Ano po ang requirements para makapasok po sa PNP Band? Kailangan po ba dito ay graduate ka ng Music Conservatory or any? Ano po ang mga requirements, sir? Sa pagpasok po sa PNP Band, ang kailangan po natin dito ay graduate po tayo ng 4-year course. Any 4-year course po, sir? Opo. Yes po. Mas maganda kung graduate ka ng Conservatory of Music. Conservatory. Para sigurado na po na sa music ka po mapupunta. Ah, okay po. At kagaya po ng ating kasama, si Patrol Maya, pwede rin po siyang mag-share kung paano siya nakapasok sa ano. Sa banda. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Nung ako po ay mag-apply ng pagpupulis, dati po akong isang guro. Wow, isa palang guro itong ating bisita ngayon. Nagtuturo ako dati sa university sa Nueva Ecija, Arroyo, yes. University. Nagturo ako doon ng 2 taon sa college. Ah, college po, sir? Tapos, pagkatapos nun, bago ako mag-pasya na pumasok sa PNP, nagturo din ako sa DepEd High School, sa Gandus National High School, sa bayan ng Pandabangan. So, siguro, sabi nga nila,
First love never dies. And first love ko yung ano eh, first love ko yung music. Bata pa lang ako, tumutugtog na bata ako. Bata pa kay sir? Grade 4. Taga saan po ba kay sir? Ako ay taga Pantabangan, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Ayan. Pag kasi talaga sir, Nueva Ecija, alam talaga natin, nandyan yung mga magagaling na mga musiko, sir. Sabi nila yan. Sabi nila, yun daw. Pero hindi ko naman ano yan eh, hindi ko naman tinitignan na standard namin. Basta ako, masaya ako na nakakatugtog ako, nakakapagbigay ako ng saya sa mga tao. Masaya na ako doon kahit hindi nila ako sabihin magaling. Ano na lang yun? Additional compliment. Additional compliment. Yung pagiging maririnig mo na lang na, uy, tuwag dating sa Taga-Nueva Ecija, magugulat ka na lang, magagaling yung mga yan. E minsan nga, nagugulat ako eh. Sabihin nila, uy, Taga-Nueva Ecija ka pala, Taga-Pandama ka pala, edi magaling ka. Eh, oh, siyempre. Ganun po kasi laging expectation ng mga siyempre. Yun yung expectation nila. Yun na. Eh, ang nangyayari ngayon, na ano ko, na parang napipressure. Oo, kasi pag sinabi yun nilang magaling yan, ako, ano kaya ka kung galing ang papakita ko sa mga to. Pero, nakaka-challenge. Nakaka-challenge yan. Doon mo ma-appreciate. Yung pag-appreciate ng mga tao sa pagtugtog mo. Ibig sabihin, na-appreciate nila yung ginagawa mo kahit hindi mo naman tawag dito, hindi mo naman siya talagang yun yung pakay mo na maging magaling. Magaling. Ang pakay mo lang ay pasahin sila, pero bonus na lang yun na nasasabihan kang ganun. Then, sabi nga nila, first love never dies. Nag-apply ako ng PNP. Yes, dito po. Talaga ako pumunta sa PNP band. Sa PNP band. Oo, rekta ako dito. Kasi, wala po kayong kakilala o merong kakilala po? Merong mga akong mga kabanda na dati na napasok sa serbisyo na sinasabi sa akin na pasok ka sa PNP. Sa PNP band kasi in talent po, sayang. Di ba? Nandito yes, yan eh. Gamit na gamit ka dito. So doon ko naman talaga na ano, na patunayan na totoo. Na dito sa PNP band, gamit na gamit talaga ako. Hindi napapanis yung talent ko, sabi nga nila. Araw-araw na hahasa, kumbaga. Araw-araw. Minsan nga, ilang beses isang araw eh. Sa dami ng tasking. Sa dami ng tasking. Then, yun nga, isa akong guro, bago akong pumasok ng PNP band, yun yung ginamit kong qualification para makapasok dito. Yung aking board exam, RA-1080, kung hindi ako nagkakamali. Okay. Yan. Yan yung ginamit ko na eligibility para makapasok dito sa PNP. So, yun lang naman yung mga ano, basic requirements. Okay. Kung ano yung requirements sa pagpasok sa PNP o sa pagpupulis, sa pagpapatrolman. Yung basic requirements po sa folder. Oo, yun din yung requirements para sa banda. Oo, papasok sa PNP band. Ang kaibahan lang is dapat nasa puso mo yung pagtugtog. Okay. Ayan. Para po, halimbawa, nagpanggap lang na banda. Pag may nagpapanggap na banda, wala namang problema dun eh. Basta willing siyang sumunod at matuto. Okay. Ayan. Kasi, pwede naman turuan. Oh, meron tayong topic mamaya na i-discuss kung paano yung ginagawa naming enhancement sa mga skills namin. Okay. Ayan. Ano po ang mga duties and responsibilities ng PNP band bukod po dun sa pagtugtog nyo, sir? Ang duties and responsibilities ng PNP band ay hindi naman nalalayo sa pangkaraniwang pulis. Yes po. Katulad po ng... Katulad ng kapag kailangan kaming mag-duty sa labas. For example, sa gate. Nag-duty rin kami sa gate. Okay, multitasking. Multitasking kami. Mm-hmm. Then, pag kailangan ng tao sa CDM or Civil Disturbance Management. Yes po. Ayan. Nagagamit din kami. Eh, paano po sir kung halimbawa naka-deploy kayo tapos bigla may tugtog? Sino pong papalit sa inyo? Di recall po kayo sa mga deployment niyo, sir? Minsan nire-recall kami kapag talagang kailangan. Tulad ng mga arrival honors. Yes po. Yun yung mga main function kasi ng PNP band eh. To render appropriate music sa mga command activities. Yes. Regarding po sa rehearsal, nakakapag-rehearsal pa ba kayo, sir? Dahil meron tayong pandemya. Tapos sabi nyo nga po, may mga other tasking pa. Sapat po ba yung ating rehearsal?
Nung nakaraang pandemic, medyo, ano yan, challenging sa amin. Very challenging. Kasi lagi naka-face mask. Lagi naka-face mask, eh, yung pinaka-main function namin is bubuga. Talagang puproduce ng hangin. So, ang ginagawa namin, kung hindi man kami makapag-practice as a group, nagpa-practice kami individual. Individual. Yan. Kasi, yan yung tinatawag naming self-skill enhancement. Okay. Yan. Yung mga ganong bagay, malaking bagay yun, actually. Mga ilang oras po, sir, kung sakali po? Sa isang araw po? Sa isang araw, pinaka-minimum. Minimum po. 2 oras eh. Ah, kailangan talaga, every day, may 2 hours kang ilalaan para sa individual. Or more. 2 hours or two more. 2 hours. Kasi, para sa sarili mo lang yun, sir. Para sa sarili paano mo. Kung may tugtugan kayong malaki, di kasama mo lahat, di ibig sabihin, bukod doon sa 2 hours mo na pag-ensayo, individual, kailangan mo pa uling mag-rehearsal together with other band. Siyempre. Kasi, yung music, kapag hindi kayo pare-parehas ng punto, hindi kayo pare-parehas ng pulso. Yes po. Pangit pakinggan. Okay. Kasi po. Yung music is a soul. Yes. Yan. Kailangan napakalalim dapat, naman yan, sir. Dapat, ano natin yan, sinasa puso. Yes. Hindi lang basta ginagawa. Hindi lang basta. Si Sir Charlie, siya yung madalas nagpapa-insayo sa amin. Okay, sir. Lalo nung pandemic, nung meron tayong work scheme. Work scheme na tinatawag yung 30% lang yung dapat na sa opisina. Eh paano po yun, sir? For ganun, di konti na lang yung tutugtog. Hindi po ba maapektuhan yung ating performance or pinipilit na lang natin para makasunod, sir? Ang totoo niyan, nung time na nagkaroon ng pandemya, yes po. Isa kami sa mga nahirapan eh, kasi paano kami mag-a-adjust eh. Kasi marami kami sa simula, tapos naging kalahati, naging 30%. So, ang ginawa namin noon, puspus ang pag-iensayo. Walang tigil din ang pag-iensayo. Patuloy pa rin sa pagtatrabaho kahit na alam namin may mga problema, may mga pandemya. Patuloy pa rin sa pagtugtog at para makapagbigay ng serbisyo. Hindi kami huminto para patuloy hanggang sa matapos ng pandemya na to. Ayun. Nakaka-proud naman yung ating mga bisita kasi kahit nakaharap tayo sa pandemya, tuloy pa rin tayo para maibigay yung ating best sa PNP. Napakalaking adjustment ang ginawa namin para magampanan pa rin yung aming pinaka-main objectives as a PNP band. Okay po. Tulad ng pag-aaral mo ng instrumento kahit hindi mo naman yun yung forte mo. Yes po. Example po, sir. Example, yung percussion. Opo. Paano po kung absent? Absent, halimbawa, biglang tinamaan ng COVID. Sino po mag-take over nun? Ayan. Kailangan flexible ka rin. Flexible. Kailangan kaya mo rin dalhin yung dinadala niya. Yes. Ayan. Kahit hindi mo man siya ma-master, at least, alam mo yung basic. Okay. Ayan. Yun yung mga adjustment na ginawa namin noong panahon ng pandemic. Kasi, yun nga, work scheme, 30% lang yung dapat na nasa opisina. Minsan, magkakasakit. Minsan, hindi pa papasokin kasi may sintomas. Okay po. Yan, yung mga adjustment na ginawa namin nung nagkaroon ng COVID pandemic. What if po, sir, absent po yung sa saxophone? Sino pong papalit doon? Halimbawa po kung wala na talaga. Kasi ang alam ko po dyan, by instrumentation. Ayan, yan yung mahirap sa atin eh. Kasi kapag yung mga woodwinds na. Woodwinds po, na tinatawag. Hindi lang basta buga ng hangin dyan eh. Opo. Kailangan mo ng talagang long time practice para hindi siya para ma-master mo siya. So tanong mo kung sino yung papalit, malamang siguro mahihirapan tayo kasi yun nga, matagal siyang aralin. Okay po. Hindi po pala basta-basta yung pag-aaral hindi siya basta-basta. Mga ilang months po or years bago po makatugtog nung isang pyesa. Example po yung Philippine National Anthem. Mga ilang yung months po siya bago matugtog. Actually, mag-start po na mag-lesson. Share ko lang, no? Nung ako ay nag-aaral, nung bata ako. Yes po. Ang unang lesson sa akin is yung pagbasa ng mga notes. Yes po. Sa pagbasa po ng notes, mga ilang... Pagbasa ng mga notes, by lesson yan.
So, from basic, advanced. Yes po. So, siguro, inabot ako ng 1 year. Pagbasa pa lang. Pagbasa pa lang yun. Hindi pa lang, hindi pa tutugtog yun, sir. Hindi pa tutugtog yun. Hindi pa hawak ng music instrument. Hindi pa hawak ng music instrument. Then, nung nakaluwag-luwag kami, nakabili yung parents ko ng instrument. Anong instrument niyo po, sir? Alto saxophone. Alto saxophone. Yeah. Mahal po yan, sir. Ha? Mga mamahaling instrumento po. Nung panahon ko kasi, ang binili lang nung magulang ko sa akin, yung kaya is second hand. Second hand po. Okay naman siya. Pero, yun nga, kailangan natin magtiyaga kasi wala naman tayong masyadong kakayahang bumili nung araw. Pero, anyway, yun nga, yung pag-aaral ng musical instrument, sabi nga nila, it takes time. Take times. Kasi, sa pagbabasa pa lang, sir, 1 year na. Pagbabasa pa lang, kasi para kang ano dyan eh, para kang nagko-compute, para kang nag-fraction. Yes po. Yan, pagdi-divide-divide ng mga nota, and mga res, and et cetera, et cetera. Marami pang ibang mga music terms, hindi ko nasasabihin lahat kasi mahaba tayo. And then, 1 year akong nag-aral na magbasa ng nota. Magbasa pa lang 1 year na. Then, nung i-apply ko na sa instrument, mas matagal na naman ngayon. Kasi sabay na, iihip ka, babasahin mo, then pipindutin mo yung mga keys nung instruments mo. Application na agad. Oo, application na. So, inabot ako siguro mga 2.5 years bago ako makatugtog or makasama sa mismong band namin. Okay. Ayan. Hindi pala basta sama ka agad sa banda. Oo, hindi naman ganun. Individual pala. 2.5 years bago. Mm-hmm. Yan po pala yung foundation sa ating pong mga taga-subaybay. Oo. Ito po yung ating simpleng background sa music. Kaya po, yung mga nanais po na pumasok sa PNP band, kung gusto nyo po talagang pumasok, mag-start na po kayong mag-lesson ng music. Tama, tama. Regarding naman po, sir, sa mga music instrument, personal po ba nyo to or issue from HSS or from PNP? Yung mga musical instrument po namin, meron pong binigay sa amin na issue. Opo. Like yung mga bass, percussion, and some wind instrument. Wind instrument po. Pero sa case ko, hindi ko ginagamit yung isa sa akin eh. Bakit po, sir? Kasi yung instrument, parang ano yan eh, parang kadugtong ng katawan mo. Okay po. Ay, hindi, ibig sabihin po, mas sanay kayo dun. Mas sanay ka dun, mas sanay ako dun sa instrument na sarili ko. Kasi parang, pagka nahawakan ko siya, parang nagbaband kami. Okay. Kumbaga, so, comfort ganun yung, na kayo. Ano, ganun yung, yung confidence nyo. Oo, ganun yung ano namin, banding. Banding. Ng musical instrument ko. Pero marami namang available na mga musical instrument na pwedeng gamitin kung sakaling may mga papasok dyan na interested na papasok sa PNP band. Opo. Maraming available na mga musical instrument sa office natin. Ah, okay po. Ito po, sapat po ba ang music instrument nyo at bilang ng mga personnel nyo? Kasi po, madalas naming mapanood dito yung AFP band sa GHQ sa Camp Aguinaldo na sobrang dami talaga nila. Halos isang team lang pala yung napanood namin na 80 personnel with majorette. Ito po sa ating sa PNP band ay sakto na po ba or kulang pa para makapag-recruit po tayo at makapanawagan sa ating mga kababayan? Actually sir, outnumbered tayo ngayon sa PNP band eh. Ah, ganun po. Kasi ang quota, sir, ilan ng scheme natin? Nasa ano yata? 70? Hmm. 70 yung sa scheme ng ano eh, sa naka-plot sa atin, PNP band. Pero ang member lang natin ngayon, ilan, sir? Ang bilang ng mga tumutugtog sa atin ngayon sa PNP band, nasa 36 lang. 36 lang po kayo, sir. Patagang kulang. Kulang na kulang. Kung iaharap po pala tayo sa other band group, eh, outnumber pala tayo. Opo. Kasi ang bilang ng kakabilang bahay natin, ang mga sundalo, opo. Kasi, eh, sila'y
100 mahigit. Opo, ang grande po kasi talaga pag sa GHQ yung mga miyembro ng banda nila, napakadami nila, tapos mga majorette, kompleto po sila doon. Kompleto po. Kahit sa PNP banda, although mas magaling tayo doon. Opo, kasi kahit kami konti lang. Kahit konti lang, nakakatugtog. Kumaharap kami sa kanila ng sa pagpamamagitan ng tugtugan pa rin. Yes po. Ganun po, galing ang PNP band natin ngayon. Yan naman ang pride ng PNP band. Kahit outnumbered tayo, nandun pa rin yung ano, spirit. Spirit. Kaya pa rin makipagsabayan. Kaya pa rin makipagsabayan. Mm. So, yung mga tropa natin sa AFP, magagaling yan. Magagaling yung mga sundalong yan. Opo, kasi, na mamonitor din po namin ano dito. Ano yan ano sila, yung lagi silang ensayado, lagi silang may tugtog. Opo. Tsaka madami sila. Madami. Yan. In relation to our Chief PNP program, MKK equals K Kasimbayanan, ano po ang inyong tugon dito? Sir, kamusta po ang welfare ng PNP band as of now? High moral po ba tayo dahil na-appreciate tayo ng ating Chief PNP at ang ating mga sakripisyo ay bigay todo sa ensayo para maipakita ang galing at talino ng mga member ng PNP band? Ang welfare po ng PNP band is high moral, syempre. Kasi yung suporta na nakukuha namin hindi lang sa Chief PNP kundi sa mga iba't ibang office is ganun na lang ka-warm. Okay, yun yung sa Kasimbayanan. Yes po, regarding po sa Kasimbayanan, sir. Oo. Ang gusto po kasi mangyari ng ating Chief PNP ay mapalapit tayo sa ito nga yung Kasimbayanan, sa ating mga simbahan, pamayanan, kapulisan, simbahan at pamayanan. Kayo po ba ay naimbitahan na sa labas ng ating bansa para mag-perform or mga other big events? May pagkakataon na pong naimbitahan na po ang kapulisan natin sa ibang bansa. Ang katunayan po niya, nung taong 2006, sila ay nasa Malaysia. Malaysia po. Opo, naimbitahan po doon noong 2007 sa Singapore. Wow, ang dami na po palang napuntahan. May opo. Malaysia, may Singapore pa. Opo. At ang huli yung ngayong, ito lang po kasalukuyan 2021, July, na galing po sila ng Vietnam. Vietnam naman, opo. Wow. Talaga nakaka-proud naman talaga dito sa PNP band. Opo, last July 2022. Ito lang pong July? Oo. Nakasama pa ako dun. Kasama po ka sa Vietnam? Nakasama pa ako sa delegate sa Pilipinas na nagrepresenta sa kapulisan natin dito. Wow. Okay, iba't ibang bansa, iba't ibang lahi ang nagperform dun sa Hanoi, Vietnam. Hanoi, Vietnam. At nakaka-proud lang, no? Kasi pag nakikita mo silang pumapalakpak sa'yo, pag nakikita mo yung ibang lahi na tuwang-tuwa sa ginagawa mo or sa tinutugtog mo, parang taas noo. Yes, ako ay Pilipino. Yun yung naramdaman ko nung panahon na yun. Kasi napaka ano na eh. Iba't ibang ano na yun eh. Iba't ibang lahi na ng or ibang country na. Ano po? Asian? Mga Asian country? Oo, Asian country. Like Japan, Brunei, Myanmar. Pag Japan, mga magaganda po instrument niyan, sir. Oo, lalo na yung tunog nila. Mga branyo. Oo, dun mo makikita yung disiplina nila. Kahit yes, sa pagtugtog. Kasi po sa Japan, elementary pa lang ay nag-leleso na sila ng music. Tama. Music theory. Tama. Oh, doon mo makikita yung kanilang disiplina. Yung maririnig mo pa lang sila, ha, disiplinado tong bandang to. Walang palakasan, walang sumusobra. Kung ano lang yung nandun, yun lang. Okay. Tama, malinis na malinis yung pagtugtog nila. At i-share ko na lang din yung experience ko, no? Nung tumutugtog kami doon sa street ng Hanoi, Vietnam. Yes po. Ang sabi ng mga tao doon is napaka-professional daw tumunog ng mga Pilipino. Ng PNP band. Nakaka-proud naman. Yan. Tama po yan. Yan. Yung, di ko po makakalimutan doon, yung pagsabi po nila na, oh, Philippines, very good quality of sound. Yan.
yun, sinabihan po tayo ng mga ibang country o ibang lahi na ng mga ganung bagay. Yes. Hindi lang pala dito sa Pilipinas na appreciate ang PNP band, maging sa ibang bansa ay kaya natin makipagsabayan sa larangan ng musika. Regarding naman po rin sa pagbabasa, sir, ng nota, parehas lang ba yung nota na binabasa natin sa nota na kanilang yung music lesson? Parehas lang po ba ng degree or... Opo, pare-parehas lang po. Sabi nga po nila, the universal language of the world is music. Okay po. Yan, kaya kahit hindi man masyadong nagkakaintindihan sa mga lingwahe natin, yes, pagdating po sa musika, iisa. Iisa lang. Example iisa po, tayo yung pyesa nila, yung mga tutugtugin nila, kaya din po nating tugtugin kung sakali. Kaya. Wow. Kasi, yun nga, universal language of the world is music. Yes po. Kung ano yung tinutugtog nila doon, kung ano yung pag-interpret nila doon, is yun din yung ginagawa natin dito or pinapractice natin dito sa ating bansa. Okay, nakaka-proud naman talaga ang mga miyembro ng PNP band. Sa mga nagnanais po nating mga kababayan, heto na po yung pagkakataon nyo na pumasok sa PNP band. Mag-aral na po kayong mag-lesson ng music. At kung kayo naman po ay nakapag-aral na, pilitin nyo po na makagraduate ng any 4-year course at makapasa ng board exam para po kayo'y mapabilang sa PNP Marching Band. Wala pong aalis at kami muling magbabalik matapos ang ilang paalala. Police at your service. Muli kaming nagbabalik ang programang Police at Your Service dito pa rin sa DWIC 882, ang himpilang may todo lakas. Ang oras sa buong kapuluan ay ganap na 8:37 ng gabi. At ngayon po ay ating makakapanayam via phone patch si Patrol Woman Dayan C. Salazar. Go ahead, Dayan. Yes sir, magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Mahalaga para sa mga pulis ang police visibility sa panahon ng Pasko upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating mga komunidad. Ito ang sambit ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo S. Azurin Jr. bilang bahagi ng pinakaunang bilang ng araw ng pagdarao sa loob ng siyam na araw ng Misa de Gallo o ang tradisyonal na simbang gabi na nagsimula na bilang bahagi ng tradisyonal na Pilipinong Katoliko. Sinabi ni Police General Azurin na sa buong bansa na ito ang pag-obserba ng siyam na umaga. Ang PNP ay magpapakilos ng mga police beat patrol at mobile patrol elements sa paligid ng mga simbahang Katoliko at katilya na nag-host ng katulad ng ganitong religious activities. Samantala, ang buong puwersa ng pulisa ay nasa full alert status na ngayon simula December 15 bilang bahagi ng plano sa seguridad at kaligtasan ng publiko upang gawing makabuluhan, ligtas at kasiyasiya ang holiday season na ito para sa lahat. Inatasan din ng PNP Chief Azurin ang lahat ng PNP Unit Commander na gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos sa deployment ng foot at mobile patrol upang makayanan ng malaking crowd gathering at party. Kasama ang pinakamahabang oras ng mall at operasyon ng mga night market at food park sa panahon ng Kapaskuhan. Bukod pa sa mga regular na tungkulin ng mga pulis, ito ay mahalagang papel ng pagpapanatili ng kaayusan at pagtulong na maiwasan ang krimen sa panahon ito dahil maaari din silang tawagan na magbigay ng kontrol sa trapiko, tumugon sa mga emerhensya at tumulong sa pamamahala ng tao sa mga kaganapan. Nagdag ito ni PNP Chief Azurin. Ito muli ang inyong patroller, PNP Correspondent Patrol Woman Dayan Salazar mula sa Campo Crame, nag-uulat para sa DWIZ. Maraming salamat sa iyo, kasamang Patrolman Dayan si Salazar. Sir, matapos nating matalakay ang function, duties, and responsibilities ng PNP Band, ano daw po ang mga background ng member ng PNP Band? Saang mga school o university sila grad o unit sila previous na naka-assign? Ayun. Sa background po ng ating mga kapulisan sa PNP Band, masasabi po natin na hindi sila basta-basta eh. Sila ay nanggaling sa mga kilalang universidad. Yes, katulad ng UST. Sir, mahal po doon ah, UST. Opo, nagtapos po sila ng Conservatory ng Music. Wow. Hindi po pala basta-basta ang mga miyembro ng PNP Band. Opo. Galing ng UST. Saan school po? Sa UP po. UP. Wow. Kaya
hindi natin masasabi na ang membro ng Penti hindi, Banda eh, hindi lang pala siya basta-basta banda lang. Kasi ang tawag niya banda lang eh. Graduate po pala to ng mga university. Opo. Ang iba pa eh galing sa PCCR. PCCR po. Ang iba pa eh galing sa probinsya. Opo. At ang iba eh talagang... Ang iba ay nag-aaral pa rin hanggang ngayon para makapag maging abogado naman. Wow. Sir, after po nung PSBRC o PSFTP, bago po ba makalipat ng ban, meron pa po ba silang mga kailangan na schooling or mga mandatory schooling? After ng PSBRC, sir, yung nangyari kasi sa akin, nirekta na ako sa PNP band. Kasi nag-a-apply pa lang ako, kilala na nila ako na banda talaga. Verify na nila ako na banda talaga ako. Then, nung time na yon, sabi ng chief of staff natin sa headquarters support service na punta na kaagad sa unit ng PNP band. Para ma-exercise nyo na agad yung function nyo, sir. Magamit na yung talent. Yes. Ayan. Tsaka, kung mga schooling, hindi naman ano required na mag-take ng mga music schooling. Opo. Kasi doon sa loob mismo ng PNP band, merong mga professionals na nagtuturo sa atin. Gaya nga ng sinabi sa atin ni Sir Charlie, yung mga graduate ng Conservatory of Music. Opo. Yung graduate ng University of the Philippines, tsaka graduate UST. Ng UST. Ah, sila po yung mga nagtuturo. Yung mga nagtuturo sa atin o sa amin, kasi ako, tinuturoan din nila hanggang ngayon eh. Ang nagtuturo sa atin doon is si Police Chief Master Sergeant Darwin Gingon. Gingon. Taga saan po si Ayan, Sir Darwin? Si Sir Darwin ay Tubong, Nueva Ecija din. Pero kasalukuyan po siyang nakatira ngayon sa Cavite. Sa Das Marinas, Cavite. Yung isa po. Yung isa sa graduate natin ng University of Santo Tomas, yes, ito po si Police Staff Sergeant Mars Quincy Perry. Opo. Siya naman po yung mga nagtuturo sa atin sa trumpet section. Trumpet. Brass, siya po brass. Ay taga Alfonso Cavite. Alfonso Cavite naman. So, kung papasok po tayo dito sa PNP band, marami pong mga professionals na nagtuturo sa atin at nagpapasalamat din po ako sa kanila kasi hanggang ngayon ginaguide pa rin nila ako sa pagtugtog ko. Continuous learning talaga kasi hindi pwedeng tumigil. Oo, hindi ko naman masasabi sa akin na okay na to, hindi na ako hindi na ako magpapaturo kasi sabi nga nila education is a continuous process. Yes po. Okay, kung mag-aaral ka na mag-aaral, mas marami kang tututunan. Yes po. Marami kang maisi-share. And then, kapag tumugtog ka ng kasama sila, yes, may matututunan ka sa kanila. Mga techniques may po. Mga techniques nila, mga styles nila. And then, mas magiging motivated ka para mag-practice ka. Kasi, yung mga kasama mo, mga professional player, tapos nakakasama ka nila. Yung feeling mo ganun, kailangan mag-upgrade ka upgrade. Din. Mm-hmm. Kailangan everyday nag-grow. Mm-hmm. Kasi ako, lagi honestly speaking, lagi akong kinaagalitan ng mga yan eh. Lagi nila akong kinaagalitan. Pero yung background nyo sa music, di ba? Masyado ng kumbaga, grade 4 pa lang ako, tumutugtog na ako eh. Pero ngayon, wala akong lesson pa rin. Wala akong formal education sa music. Yes, alam mo yung experience ko is yung banda lang sa hindi naman sa lang. Banda sa labas na tumutugtog kapag mga piyesta, may mga patay. Yes po. Ayan. Yan yung experience ko nung pagbabanda or pagmumusiko. So, ibang level yung kanila. Opo. Kaya, kapag pinagagalitan nila ako, tumang-tuwa ako. Kasi, ibig sabihin, concerned sila sa akin. Pinapagalitan kanila in a positive manner. Tinitake ko, nilang tinitake ko yun ka. Na positive kasi... Kapag ka hindi ka nila pinansin yung mga yan, ibig sabihin, wala na nang pakialam sila sa'yo. Okay po. Wala na silang, di ka nila pinapakialaman, wala na, yun nga, wala na silang pakialam sa kung ano man maiproduce mong tunog, kung ano man yung gawin mo. So, nagpapasalamat ako dun sa manners nila na okay. Pagka meron akong maling nagawa, uy, very concerned po pala yung ating mga conservatory. Akala ko dati, actually, alam ko na yung mga ganong bagay. Pagpasok ko dito sa PNP band, tapos nakasama ko sila, para akong bumalik sa pagkabatang musiko, back to basic back ba? To basic back ulit. To basic, oo. So, yun.
papasalamat ako sa pagtsatsaga nila sa pagtuturo sa akin. Kahit minsan, matigas ang ulo ko kasi sabi nga nila, mahirap nang i-unlearn yung mga things na nakasanayan mo na. Yes. Ayan, so, paunti-unti, na pa-practice naman natin yan and continuous practice lang talaga. Okay po. Ano po ang inyong mensahe sa inyong director HSS na napromote? Any message po sa ating kay Brigadier General Mark D. Pespes? Sa amin pong director ng HSS na kapopromote lang, talagang tunay na dapat siya mapromote dahil napakabait niya. Matulungin sa bawat membro ng HSS personnel. Yes po. Maging sa banda, napaka-supportive niya. Hindi niya kami pinababayaan. Okay. Sa ating butihing director, Police Brigadier General Mark Pespes. Congratulations, sir, sa inyong promotion. Well-deserved promotion. Napakabuting director, generous, and makatao. Okay, makatao. Mensahe nyo po sa ating mga kababayan na gustong mag-apply sa PNP Marching Band. Sa ating mga kababayan na nagnanais pumasok sa pagkapulis, maging sa pagpasok sa PNP Band, magpatuloy po tayo sa pag-aaral. Tapusin po natin ating pag-aaral. Huwag po tayo magsawa hanggang sa makagraduate tayo ng college. Mag-take po ng eligibility. Subukan po natin pumasok dahil magandang trabaho po ito eh. Talagang masabi natin na isa ito sa mga katulong sa ating mga pamilya. Opo. Tama po. Sa mga nag-a-aspire na mga kababayan natin na gustong pumasok sa PNP Band, mahalin niyo po ang pagtugtog, isa puso, at mag-aral lang mabuti. Yan. Okay po. Maraming salamat po muli. PEMS, incoming PEMS, Charlie Santos and Patrolman John Patrick Mia sa inyong oras na inilaan para dito sa programang Police at Your Service, DWIC 882, ang himpilang may todo lakas. Good luck po sa inyo. More power po sa men and women ng PNP Band. Happy weekend po, sir. Magbabalik po ang Police at Your Service pagkatapos ng ilang paalala. Police at Your Service.
At dyan po ay inyong natunghayan ang ginawang pagpe-perform ng PNP Marching Band. Sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito pa rin sa DWIC 882, tod na may todong lakas. Ako pong muli, si Police Master Sergeant Jaja Ecleo. At happy viewing po pala sa Chief of Police ng Cainta, Rizal, kay Sir Ruben Piquero, sa kay Lieutenant Arnel Viola Cacho ng Dinagat Island Forensic Unit, sa RTC 2 Major Brendalyn Jacob, at syempre po sa aming former GPIO kay RD Pro 7 Police Brigadier General Roderick Agustos Alba. Baka may babatin pa po kayo, sir. Binabati ko po ng maligayang anibersaryo ang Alpha Pi Omega 97 anniversary. Kakaadaos lang po namin kahapon. Anniversary, mga brad and sis. Kayo po, Sir Charlie Santos, sir. Binabati ko po yung aking pamilya, aking anak, si Claire Ann, si Claire Joy, si Car Andrew, tsaka si Car Angelo. Mga malilit na bata po. Yan po ang press release from Cebu. Sir, congrats po sa inyong 7 days accomplishment regarding sa drug operation. Saludo po kami sa inyo, sir, at magandang gabi po. Ito ang programang Mula sa Kapulisan para sa mamamayan. Ito ang Police at Your Service. Police at Your Service.